Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 195 ng High School League. Nagsimula na nga ang second half ng laban sa pagitan ng Shouko at Teijin. At dito ay talaga namang nagpakitang gilas agad ang dalawang kupunan sa laban. Habang itong si Chiyo naman ay nagawang matapik ang jumbo laban kay Akagi. Kaya naman, agad itong nakuha ng Teijin. Ngunit, dahil sa matinding depensa nitong si Fujima, nagawa niya agad na makuha ang bola laban sa opensa nitong si Ken. At nang hawak na nga ni Fujima ang bola, mabilis niya din naman itong i-drenable papunta sa kanilang basket. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad din naman siyang tumalon at takmang gagawa ng isang jump shot. Ngunit, agad din naman itong sinabayan ni Chiyo at Ryu sa itaas. Subalit, dahil sa talino nitong si Fujima, nagawa niya ng paraan para mailusot ang bola sa dalawang manlalarong sumabay sa kanya. Sabay drop pass ng bola papunta kay Hanamichi. Habang itong si Hanamichi naman ay talaga namang nag-aalinlangan na gumawa ng slam dunk. Dahil na nga sa natatakot pa din ito na baka maramdaman niya ang kanyang injury. Kahit na nasubukan niya ng tumalon kanina. Paano na to? Gagawa ba ako ng puntos? Paano kung bigla kong maramdaman ulit ang aking injury? Ano bang dapat kong gawin? Yan ang nag-aalinlangan na sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili. Nang biglang sumigaw itong si Rukawa. Hoy Gunggong! Kung hindi mo kayang itira ang bolang yan, pues, ipasa mo na lang sa akin. Dahil masasayang na ang posisyon na to kung tutunganga ka lang dyan. Yan ang sigaw ni Rukawa. Habang itong si Hanamichi naman ay biglang nagising sa kanyang sarili. Anong sabi mong matang toothpick ka? Sa tingin mo ba susunod ako sa'yo? Pues, diyan ka nagkakamali. Dahil hindi ko ahayaan na ibigay sa'yo ang posisyon na ito. Ako ang magpapakitang gilas dito. At hindi ikaw. Kaya naman, panoorin mo ang henyong ito. Gagawa ko ng unang puntos ko dito. Yan ang sabi ni Hanamichi. Sabay tumalon ng mataas at talaga namang nakaakma na itong gumawa ng isang slam dunk. Humanda na kayo, Teijin! Lalong-lalo ka na, Chiyo! Dahil nandito na ang henyong si Hanamichi Sakuragi! Ang henyong magpapabagsak sa inyo! Yan ang sigaw ni Hanamichi. Sabay dumakdak na nga ito sa kanilang basket. Ngunit, hindi lang isang ordinaryong slam dunk ang ginawa ni Hanamichi, kundi isang double monster slam dunk ang kanyang ginawa. Nahalos ikasira na nga ng ring sa sobrang lakas ng pagkakadakdak nito. Nalabis na ikinamangha talaga ng buong tagahanga ng Shouko. Wow! Ayos! Ayos ang ginawa ng may pulang buhok! Ang lupit ng kanyang slam dunk! Mukhang gigil na gigil talaga siya sa kanyang pagbabalik ah! Sige may pulang buhok! Ipakita mo sa amin kung gaano ka nga ba talaga kalakas! Habulin mo ang lamang ng Teijin sa inyo! Go may pulang buhok! May pulang buhok! May pulang buhok! May pulang buhok! Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Shouko. Habang itong mga tropa ni Hanamichi ay nagwawala na din sa sobrang saya. Dahil na nga sa pakiramdam nila ay magagawa nilang makakambak sa laban na ito. Ayos! Nice yun Hanamichi! Ang ganda ng ipinakita mong slam dunk! Pati ikaw Fujima! Ang ganda din ng pag-steal mo at paggawa ng play laban sa Teijin! Nakakabilib talaga kayo! Ipagpatuloy niyo lang yan! Alam namin na magagawa nating mahabol ang kalambangan nila! Magagawa nating mabawi ang puntos na kinuha nila laban sa atin! Yan naman ang sabi ng mga tropa ng Shouko. Sa kabilang banda naman, nang nakababa na itong si Hanamichi galing sa slam dunk, bigla naman itong napatingin sa kanyang paa, sabay na pabulong sa kanyang sarili, at talaga namang sobrang saya nito. Ayos! Wala akong naramdaman na kahit anong sakit mula sa aking paa. Pakiramdam ko tuloy, hindi ako na-injury. Ngayon, humanda na kayo, Teijin, dahil hindi na ako magdadalawang isip pa sa laban na ito. Kaya naman, ihanda nyo na ang inyong mga sarili. Hindi ko kayo pagbibigyan sa laban na ito. Yan ang sabi ni Hanamichi na talaga namang sobrang saya. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Teijin ang bola.
At sa pagkakataon na ito, si Yuji ang nagdadala nito papunta sa kanilang basket. Okay team, ayos lang yan. 2 points lang naman ang kanilang nagawa. Hindi naman porket na sila na ang nakaunang punto sa second half, ay sila na magpapatakbo ng laban. Tandaan nyo, tayo pa din ang lamang sa kanila. Kaya naman, tayo ang nagkocontrol sa laban na to. Ngayon, humanda na kayo. Dahil tayo naman ang pupunto sa posisyon na ito. Yan ang sabi ni Yuji. Sabay sinimula ng i-dribble ang bola papunta sa kanilang basket. Habang itong si Rukawa naman ay agad na tinao itong si Yuji. Nalabis na ikinagulat talaga ng buong manonood sa loob ng court. Ano? Si Rukawa na ang nagbabantay ngayon kay Yuji? Huwag niyong sabihin na magseseryoso na siya sa laban na to. Magandang laban to. Ace player versus ace player na ang laban. Sige nga, tignan natin kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa. Tignan natin kung magagawang bawian ni Rukawa itong si Yuji. Yan ang usapan ng mga manonood. Habang itong si Sendo naman ay napangiti sa kanyang sarili. Sabay na pabulong ito ng mahina. Sige nga Rukawa, tignan natin kung magagawa mong pigilan niyang si Yuji. Tignan natin kung nakabisado mo ang kanyang galaw. Sige, simulan mo na Rukawa. Ipakita mo kay Yuji na mali siya ng kinalaban ng manlalaro. Yan ang sabi ni Sendo sa kanyang sarili. Habang itong si Yuji at Rukawa naman ay talaga namang sobrang seryoso na magkatitigan mata sa mata. Nice one Rukawa! Sa wakas, ikaw na ang magbabantay sa akin. Ang tagal ko tong hinintay ang magkaharap tayo sa loob ng court. Ngayon, sa pagkakataon na ito, sisiguraduhin ko na sa'yo na hindi na isang tsamba ang pagkapanalo namin sa inyo. Dahil sa laban na to, dudurugi namin ni Chiyo ang inyong kupunan. Kaya naman, humanda ka na Rukawa. Dali papakita ko sa'yo na mas mahusay ako kaysa sa'yo. Yan ang seryosong sabi ni Yuji. Sabay sinimula na nito ang pag-atake. Sige lang Yuji, pero binabalaan kita. Dahil sa posisyon na ito, seryoso na ako. Kaya naman, kung ako sa'yo, ibigay mo na ang lahat sa laban natin na to. Dahil dudurugin kita Yuji. Tatalunin namin ang inyong kupunan. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Sabay dumepensa na ng mahigpit. Habang itong si Yuji naman ay inatake na ang kanang depensa ni Rukawa. Sabay double crossover pa kaliwa. At nag-fake ito na mag-i-spin moves pa kanan. Sabay hugot sa bola at nag-spin moves pa kaliwa. Ngunit, laking gulat ni Yuji. Dahil na nga sa nagawa siyang masabayan ni Rukawa ng maayos. O ano? Nagawa niyong mabasa ang galaw ko? Malinis naman ang ginawa kong play ah. Kaya naman, paano niya nagawang basahin yon? Hindi pwede to. Kailangan makaisip ako ng paraan para makapuntos ako sa Rukawang ito. Yan ang sabi ni Yuji sa kanyang sarili. Sabay binunggo nito ang depensa ni Rukawa at nag-step back ng mahaba. Sabay tumira ng isang fadeaway shot. Ngunit, laking gulat ulit ni Yuji. Dahil na nga sa nagawa na naman siyang masabayan ni Rukawa sa ginawa niyang fadeaway. Hindi mo yan may papasok Yuji! Diba nga, binalaan na kita. Sinabi ko na sa'yo na hindi ko makakapunto sa depensa ko. Ngayon, siguro naman alam mo na kapag hindi ka nagseryoso sa laban natin, tatalunin talaga kita. Yan ang sabi ni Rukawa na talaga namang china-challenge ang tira ni Yuji. Ano? Nagawa na naman yung masabay ng galaw ko? Patay na, hindi papasok ang tira kong to. Pero okay lang, andyan naman si Chiyo. Alam ko magagawa niyang makuha ang rebound laban kila Akagi at Hanamichi. Yan naman ang sabi ni Yuji sa kanyang sarili na naging dahilan upang hindi nga pumasok ang tira nito sa kanilang basket. At tumalbog lang ito pa itaas ng ring nila. Ang rebound! Kunin niyo Akagi at Sakuragi! Ito na ang ating pagkakataon para makabawi sa kanila! Kailangan natin masigurado na sa atin mapupunta ang rebound na yan para mahabol na natin ang score nila. Kaya naman Akagi at Hanamichi, kunin nyo ang rebound! Huwag nyo hahayaan na makuha nila yan! Yan ang sigaw ni Ayako. Chiyo! Rio! Huwag nyo ibibigay sa show ko ang bolang yan! Kailangan sa atin pa din mapunta ang posisyon na ito upang hindi sila magkaroon ng lakas ng loob para makabawi sa atin! Kaya naman, kunin nyo ang rebound na yan sa kahit anong paraan! Yan naman ang sabi ng coach ng Teijin. Habang itong sila Akagi, Chiyo, Hanamichi at Rio ay talaga namang naghahanda na para sa pagtalo ng mataas para sa rebound. Hindi nyo makukuha ang rebound na to! Hindi kami papayag na sa inyo mapunta ang bola! Yan ang sigaw ni Akagi. Huwag na kayong umasa pa Akagi! Dahil malabong makuha nyo ang rebound na to laban sa amin! Yan naman ang sabi ni Rio. Tama nga! Kahit anong gawin nyo Akagi,
Malabong mapunta sa inyo ang ribbon na to. Dahil siguradong mag-aalinlangan niya si Anamichi sa pagsabay sa amin. Dahil sa iniinda nitong injury sa paa. Yan naman ang sabi ni Chiyo. Na talaga namang nagsimula na sa pagtalon ng mataas para kunin ang rebound. Ngunit, laking gulat nila Chiyo, Akagi at Rio. Dahil na nga sa biglang may bumalot sa kanila na sobrang laking anino mula sa likuran nila. At nang pagtingin nila, nakita nila itong si Anamichi na sobrang taas ang talon. Huwag na kayo magpakahirap pa mga uwas! Dahil nandito na ang hari ng rebound! Kaya naman, malabo nyo nang makuha ang bolang to dahil akin ang ilalim ng basket! Ako ang nagahari dito! Yan ang sigaw ni Anamichi na naging dahilan upang tuluyan niya nang makuha ang rebound laban sa tatlong malalakas na malalaro sa ilalim ng basket. Nalabis na ikinamangha talaga ng buong manonood sa loob ng court. At dito na nagtatapos ang Chapter 195 ng High School League. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Pero bago tayo magtapos sa ating kwento, sana i-like nyo ang ating video.